I will be presenting the concept of Kasimbayanan. Kasimbayanan stands for Kapulisan, Simbahan, and Pamayanan. And you students is one of the members of the Sambayanan. So, itong Kasimbayanan concept na to ay ang bagong programa ng ating Chief PNP. Wherein yung mga activities na ginagawa natin sa barangay with the community ay palaging kasama na natin yung ating mga religious sectors. Natatawagin nating community advisor. Sa PNP organization, meron kami kinatawag na internal cleansing. Internal cleansing, kasama namin dyan yung mga life coaches, mga volunteer religious organization sa pamumuno ng ating life coach na si Pastor Steve Gianna. So, kung sa PNP may internal cleansing na ang tinuturo yung mga dapat ma-internalize ng ating personnel, with regards to the how makipag-interact sa mga tao, paano makipag-interact sa mga personnel para ma-reform yung mga kailangan i-reform. So dito sa Kasimbayanan, ito yung tinatawag nating external cleansing. So kung sa PNP organization may internal cleansing, dito sa Kasimbayanan may external cleansing. So dahil pinag-aralan na hindi kaya ng ating mga kapulisan lang na maging malinis sa anumang krimen ng ating komunidad, kinakailangan yung religious sector na i-open ng PNP. So, dito, hahanapin natin yung mga prevalent crimes. Ano ba yung mga krimen na nangyayari sa isang lugar? So, at doon tayo magpo-focus kung anong intervention ang gagawin. Ano ba yung issue sa barangay? Theft and robbery, mostly yung prevailing crimes na nangyari. Or physical injuries. So dito, papasok ang dialogues, pulong-pulong with the different clusters. Ano ba yung mga clusters na sinasabi? Sino ba ang possible na ma-involve dito sa mga prevailing crimes na sinabi ko? Hindi lang yung biktima, hindi lang yung pamilya, kundi buong komunidad. Andyan yung mga out of school youth, andyan yung mga estudyante, andyan yung lahat ng sectors of the society na pwedeng maapektuhan ng krimen, ng most prevalent crimes na sinasabi. So, ano ba yung nagiging issue? Bakit nagkakaroon na, bakit yun ang prevalent crimes? Bakit maraming nakawan sa isang lugar? Doon magpo-focus tayo sa issue. At yun ang issue yun, yun ang papasukan ng PNP at yung different clusters ng community, kasama yung religious sectors. So, doon sa isang issue, magkakaroon niya ng iba-ibang sub-issues na dapat tugunan. Halimbawa, sa krimen, ano ba yung mga sub-issues? Bakit nagnanakaw ang tao? Gutom, walang hanap buhay, poverty, and other issues kung bakit nagnanakaw, family problems, broken family, and others. Doon magpo-focus ang police, ang simbahan, at ang pamayanan para mabigyan ng kaukulang aksyon yung mga issues na lumabas.
para mabawasan ang mga taong nag-create ng pagnanakaw. So, dito, ito ang konsepto ng kasimbayanan. Sabi nga niyan, tulong-tulong tayo. Hindi kaya ng kapulisan, ang crime prevention, ang peace and order, kung wala ang tulong ng sambayanan. At dahil dito, dahil kulang pa ang pulis at sambayanan, kinakailangan i-augment natin yung mga religious sectors para mas maging maganda ang samahan ng pulis at komunidad at ang lahat ng sectors ng society. So, ganito lang kasimple ang kasimbayanan. Ngunit yung mga step by step na gagawin, dapat daanan yon para maging successful ang implementation nitong kasimbayanan program. So, you as students, isa ito sa ginagawa namin na mag-cascade tungkol dito sa kasimbayanan para malaman nyo kung ano ba ang ibig sabihin nito. Kapulisan, simbahan, at pamayanan. So, that's all for my short presentation of Kasimbayanan. Thank you very much.